Magandang araw mga sangkay. For today's video, ibahagi ko sa inyo ang paggawa ng ube ensaymada. Itong ensaymada natin mga sangkay is napakadaling gawin lang ito, napakadaling sundan. Kung gagayahin niyo po ang recipe na ito ay sundan niyo lamang po yung video simula una hanggang dulo. Sigurado po akong magagawa niyo po itong ating napakadaling gawin na recipe ng ensaymada. Pero bago tayo magsimula, ipakilike at share ang ating video at pakisubscribe na rin po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. At tara na, simulan na natin ang paggawa ng ating ube ensaymada. So yun, sa unang step natin mga sangkay is gagawa tayo ng filling ng ating ensaymada, yung ube. So yun, nasa screen na po yung ating kompletong ingredients, mga sukat. Nakakonvert na rin po yan sa cups at tablespoon. So yun, bali pagsamasamahin lang natin yung sugar, food color, flavor, powder milk, vanilla at tubig. At saka margarine. So yan, paghalo-haloin lamang po natin yan, mix natin yan. So bali, itong ating palaman mga sangkay is napakasimple lang ng ating ingredients. Napakadaling gawin itong ating palaman. Bali, itong palaman yung ating ginamit ngayon mga sangkay is pwede nyo po itong gamitin sa ibang tinapay na gusto nyong gawin. So bali, kung may matitira man dito sa ating palaman ay itabi nyo lamang po mga sangkay dahil pwede nyo pa itong magamit sa ibang pamporma ng tinapay na gusto nyong gawin. So ayan, bali ang ating huling ingredients ay yung ating third class flour or soft flour yun. Bali, bubuhin lang natin itong ating palaman. Kailangan yung palaman natin mga sangkay dapat hindi po matigas. Ayan. Dahil kapag matigas ang inyong palaman, magiging matigas na rin po ang inyong tinapay niya kahit malambot ang inyong dough. So iba pa rin po talaga kapag malambot ang inyong palaman. So makikita nyo mga sangkay, malambot yan at naglagay lang tayo ng konting harina para hindi madikit sa ating langgana dahil kukunin na po natin yan sa ating masahan. So yan, bali, ganyan na po dyan, ganyan lamang po yung pagbuo ng ating palaman. At kung sakaling gagawa kayo ng ibang klase ng palaman mga sangkay, ganyan lang, gamitin yung ingredients na yan, palitan nyo lamang po ng flavor or color. So bali, yan lang din po yung ginagamit kong ingredients sa aking mga palaman. So ayan, tabi muna natin yung ating palaman. Sunod natin gagawin is yung ating dough. Para sa ating dough is meron tayong 1 kilong gagawin. Kailangan natin ng asukal, asin, powder milk, vanilla. Maglagay tayo ng konting egg yellow food color. Maglagay na rin tayo ng 1 itlog. Next ingredients natin ay lard. Sunod, margarine. At tubig. Pag nalagay nyo na yung mga ingredients ng mga sangkay ay haluin muna natin. Tunawin natin umaayos yung ating asukal at saka yung asin. Bale, ganyan po yung paggawa ng tinapay mga sangkay, talagang halo-halo talaga yung ating kadalasang gagawin. So tsaga-tsaga tayo sa ating paghahalo dahil ayan po ang proseso ng paggawa ng tinapay. Kailangan po natin yung sundin para magawa natin yung maayos yung mga tinapay na ating gagawin. Ulit ko, wag na wag kayong mag-fast forward dahil kung gusto nyo itong recipe ang gamitin sa paggawa ng tinapay ay kailangan nyo po mapanood ito simula una hanggang dulo. Kailangan po wala kayong mamiss na video dahil ang bawat video po natin mga sangkay is detalyado po yan. Diyan na po lahat nakalagay kung paano gawin yung ating ensaymada or paano ang proseso para magawa natin na maayos yung ating ensaymada. So huli natin ilalagay is harina, first class flour at yeast. So huwag kakalimutan yung yeast mga sangkay dahil hindi lalaki ang tinapay nyo. Kapag wala kayong yeast, kahit ilang araw nyo pang paalsahin yan, i-rest, hindi na po lalaki yan. Dahil yeast po talaga ang kailangan para lumaki yung ating tinapay. So ayan, bali, bubuhin lamang natin yung ating dough. Yung ating dough pala is gagamitan natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis. Pero kung wala kayong makina, ay pwede po kayong gumawa nito ng manumano. Sa pagmanumano naman ito mga sangkay, ay kailangan malambot po ang inyong dough dahil hindi nyo po siya mapapakinis o mamamasa ng maayos kung ganyan po ang patigas ang inyong mamasahin. Mahihirapan po kayo magpakinis yan mga sangkay, mahihirapan kayo magmasak. Kaya kung sakaling gagawa kayo nito at manumano ang proseso, ay mag-add lamang po kayo ng tubig, 50 to 70 grams. So ayan, para mapakinis nyo or mamasa nyo ng maayos yung ating dough. Para itong ating dough mga sangkay is malambot din naman to, pero itong ating lambot ng ating dough is gagamitan natin to ng makina. Iba pa rin kasi kapag may makina ka mga sangkay, mas magana ang trabaho mo. Kumbaga hindi pirasado yung katawan mo kapag may makina ka. Lalo-lalo na kung maramihan ang gawa. Mahirap po magmanumano kung marami. So ayan, kapag nabuo na natin ay mamakinahin na po natin itong ating masa o itong ating dough. So ayan yung ating dough roller mga sangkay. Yan yung ating makina. Bali kung sakaling hindi pa kayo marunong nito at
kayo ay gagamit, hindi po pwede na kayo lang ang mag-ooperate mga sangkay. Dapat po ay may mag-guide sa inyo para hindi po kayo maipit dahil napakadelikado po ng makina na ito. So ayun, kapag napakinis na natin ay, yan kung mapapansin nyo ay pinahira natin si Babo ng konting lard or mantika. Dahil malambot po itong ating masa, ikakat natin yan. Titimbangin natin isa-isa, 30 to 32 grams. So ayan, ang purpose ng paglagay natin ng lard or mantika, kahit magpatong-patong yan ating pinutol na masa or dough, ay hindi po sila basta-basta magdidikit-dikit. Yan, huwag nyo lamang pong sosobrahan sa paglalagay ng ano ng mantika or lard. So ayan, bali, timbangin nyo lamang po para sigurado kayo sa bigat ng inyong tinapay na, lalong-lalo na kung pangtinda mga sangkay. Napaka-importante po na magtitimbang kayo. Maliban na lang kung pang-merienda nyo lang, ayos lang, ganyan. Kahit hindi nyo natimbangin yan, cut nyo na lang ng cut, putol-putol na lang, tansya, kung pang-merienda lang naman. Pag pang-business po kasi, kailangan nyo pong makuha yung tamang dami ng inyong gagawin para sa isang kilo. Hindi po pwede yung hula-hula lang. Kasama po yan sa costing. Maliban dyan, dapat ang inyong mga ingredients, dapat ay alam nyo kung magkano ang inyong puhunan. Para kung sakaling ibibenta nyo ang inyong produkto, hindi nyo pa man ibibenta, alam nyo na kung magkano ang inyong kikitain or alam nyo na magkano ang inyong maaaring maging benta kung sakaling maubos ang inyong produkto. Bali, itong ating ensimada is alam kong basic na po ito sa iba. Madaling gawin na po ito sa iba, lalong-lalo na yung mga experience. Pero alam ko rin po na marami pa ang nagsisimula pa lang at marami pa ang gustong matuto. E itong video na ito ay para sa inyo, sa mga gustong matuto, sa mga baguhan pa lang, at sa gustong magsimula pa lang. Ito mga sangkay, sana makatulong sa inyo itong ating video. So yan, meron tayong 66 piraso na gagawing ube ensimada. So yan, sa part na yan is magpapalaman na po tayo. So yan, bali yung proseso ng ating pagpapalaman mga sangkay. Tingnan nyo na lamang po yung sa video. Ayan, medyo banatin nyo lamang po ng bahagi ang dough at medyo laparan. At lagyan lang sa gitna ng palaman yung ating ginawa na ube na palaman. At i-roll nyo, balutin nyo lamang po yung palaman at medyo pahabain. So ganyan lamang po yung simpleng pagpalaman ng ating ube ensimada. Para pala sa mga ingredients mga sangkay, kung sakaling hindi nyo nasundan sa ating screen, ay puntahan nyo na lamang po sa aking description. Doon na po nakalagay ang kompletong ingredients at eksaktong sukat mga sangkay ng ating ensimada recipe. Bali, naka-convert na po yan sa cups at tablespoon. Para po kung sakaling konti lang inyong gagawin at wala kayong grammars, ay pwede po kayong makagawa gamit ang cups at tablespoon sa inyong mga bahay. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, ay paki-like at share muna ng ating video. At kung sakaling ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, ay subscribe mo na rin po yung aking channel, pindutin mo na rin ang bell button para ikaw ay laging updated kung sakaling meron akong bagong video na i-upload. Next step natin, kung sakaling nalagyan na natin ang palaman, ay popormahin na ngayon natin yung ating ensimada. Ayan mga sangkay, kung mapapansin nyo, yung huli natin nilagyan ng palaman is bumabalik pag ating binabanat. At ito yung una natin nilagyan ng palaman. So bali, yung ating unang popormahin mga sangkay is yung ating unang nilagyan ng palaman para kapag atin siyang binanat ng bahagya ay hindi na siya babalik. At kung hindi ka pa marunong magporma ng ensimada, ay panoorin nyo lamang po yung sa video natin. Yan, napakasimple ng pagporma natin. Bali, diretso na sa plancha or sa tray yung ating pagporma ng ating ensimada. Bali, dalawang pamamaraan pang pagporma niyan. Ito yung isang pamamaraan sa ating pagporma, yung diretso na sa plancha. At yung ating isang pamamaraan niyan is sa kamay nyo pupormahin bago nyo ilagay sa plancha. Medyo mahirap po yun, lalo-lalo na kung magpa-practice ka pa lang. Ito, maisasuggest ko sa inyo, kung sakaling magpa-practice kayo ng paggawa ng ensimada, medyo madali ito mga sangkay yung ididiretso nyo na sa plancha. So ayan, kapag nagawa na natin yan, yung ating pagporma ng ensimada, ay rest muna natin, palasahin muna natin bago isalang. Ayun na, rest muna, huwag nyo munang isasalang yan na pagkatapos pa lang na forma. At after 1 hour and 50 minutes mga sangkay na paalasa natin, ay isalang na natin yung ating ensimada. Ang init ng ating oven is 180 degrees Celsius at katamtaman lakas ng apoy lamang po yung aking gagamitin. At abangan nyo na lamang po kung ilang minuto natin lulutuin. So yan, after 15 minutes simula nung ating isinalang ay luto na yung ating ensimada. So yan, ganyan lamang po kasimple yung ating pagluluto ng ensimada. Bali, palalamigin po muna natin yan bago tayo magpunta sa ating susunod na gagawin. So yan, sana ay makatulong sa inyong video na ito mga sangkay. At ito na yung ating ensimada. Habang ating pinapalamig ay ito,
Videohan muna natin itong ating insimata at napakaganda mga sangkayo. 5 pesos lamang po aking bintahan yan. Balik kung kayo ay gagawa nito pang negosyo ay costing po kayo. At kung sakaling lugi kayo sa 5 piso ay pwede nyo naman gawin yan or mag-add kayo ng presyo. At ito na po yung ating susunod na step ay kailangan lang natin ng margarine. So ayan, pahiran lang natin yung ating insimada. Yung ibang customer niyan is nagre-request, gusto nila yung medyo makapal do yung margarine. Karamihan sa mga customer namin dito. Kaya yung sinusunod ko, syempre, yung gusto ng ating customer para mabili yung ating produkto, di ba? Kaya dapat kung sakali kayo magiging negosyo, magtanong-tanong kayo sa inyong mga customer kung ano yung sa karamihan sa kanila, kung anong gusto nila sa ano sa toppings sa inyong ensaymada. Napakahalaga nun mga sangkay kasi sa kanila tayo kumikita. Diba? Kung hindi naman tayo malulugi, kayang-kaya naman nating ilagay sa ating tinapay ay bakit hindi natin sundin, diba? Kung doon sa pamamaraan na yun ay lalakas yung ating produkto. Next step, pag atin ang napahiran lahat ng margarine ay ito na, sunod meron tayong asukal. Yan, sausaw lang natin. Ito yung pinakasimpleng toppings ng ating ensaymada. Itong tinapay na to, ito yung makikita nyo kapag labas nyo ng bahay, may malapit sa inyo na bakery. Ito yung ensaymada na yun mga sangkay. Kung matututo kayong gumawa nito, ay hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay. Nagkaroon pa kayo ng experience sa paggawa ng tinapay. Napakasimpleng gawin ito mga sangkay ating ensaymada. Pwede kayong gumawa nito kahit walang palaman. Option na lamang po yun kung gusto nyong walang palaman. Or pwede rin kayong maglagay ng ibang palaman. Munggo. Or anong gusto nyong palaman na ilagay. Pwedeng pwede po itong ating doing inyong gagamitin. So yun mga sangkay, bali paalala ko lamang po sa inyo, ulitin ko, kung sakaling gagawin nyo po ito para pang negosyo ay kailangan nyo po mag-costing mga sangkay. Hindi po pwede yung hula-hula kung kikita ka na dito, tama na to. Hindi po pwede yung hula-hula, kailangan nyo po mag-costing para sigurado po na mayroon kayong kikitain sa gagawin yung produkto. At kung sakaling kayo naman po ay mag-mix or magmamasa, i-double check nyo po muna yung mga ingredients na inyong linagay para maiwasan nyo po yung pagkakamali sa paggawa ng tinapay. Sayang po yung inyong mga ingredients kung sakaling kayo ay magkakamali sa pagmamasa. Napakamahal po ng ating mga ingredients. So ayun, sana po ay makatulong po sa inyo yung video na ito. Sana ay nakapagbigay kaalaman lalong-lalo na sa mga baguhan or gusto palang matuto at nagsisimula pa lang sa paggawa ng tinapay. Ito po napakasimple ng ating ensaymada. Ayan na po yung ating ube ensaymada. Pwede na po natin i-display. Huwag pong kalimutan mag-like at share ng ating video. At paki-subscribe na rin po ng aking channel. Thank you for watching. See you on my next video.